Alam mo ba na maaari kang makatulog sa loob ng 10 segundo, 1 minuto at 2 minuto? Oo, ito ay ayon sa mga eksperto at mga scientist na nag-aaral sa field ng sleeping. Ang pinakamabilis na paraan nga ay 10 seconds bago ka makatulog at tinatawag ito na military method. Atin itong tatalakayin kung paano gawin para na rin sa mga taong hirap na hirap makatulog. Hindi naman masamang subukan, di ba? Ang ilang mga nakapaloob dito ay galing sa Healthline, isang publisher ng mga articles tungkol sa kalusugan. Tara na at ating alamin kung paano nga ba makatulog ng mabilis. Ikaw ba ay nahihirapan matulog at tila mas matagal pa ang pagsusubok mong makatulog na kumpara sa oras ng iyong aktwal na tulog? Hindi ka nag-iisa. Nakakainis din minsan, paulit-ulit na pangyayari ito gabi-gabi. At naiintindihan namin kayo. Ang mabuting balita, merong mga teknik na base sa science na effective at pwede mo itong subukan. Pag-usapan natin ang mga teknik na ito. Paano makatulog sa loob ng 10 segundo? Well, technically, 2 minuto ang proseso na ito. Ngunit ang huling 10 seconds ang pinaka-oras na makakatulog ka na talaga. Ito ay tinatawag na military method. Ang technique na ito ay matatagpuan sa libro ni Sharon Ackerman na Relax and Win, Championship Performance. Ayon sa kanya, ang United States Navy Pre-Flight School ay gumawa ng paraan upang makatulog ang mga piloto sa loob ng 2 minuto o mas mabilis pa. Kailangan mo ito i-practice sa loob ng 6 linggo para makuha ang inaasam na result. Epektibo din daw ito kahit uminom ka ng kape. Narito na ang mga dapat gawin. Una, i-relax ang iyong mukha kasama ang iyong dila at bibig. Pangalawa, ibagsak ang balikat kasama na ang mga braso at kamay sa gilid ng iyong katawan. I-release mo ang tensyon sa mga parting ito. Pangatlo, huminga ng palabas at i-relax ang dibdib. Pang-apat, i-relax ang hita at mga paa. Ikalima, huwag mag-isip ng iba, kundi isipin lamang ang isang nakaka-relax na lugar. Pang-anim, kapag hindi ka pa makatulog, sabihin mo paulit-ulit na huwag mag-isip o don't think sa Ingles. At pang-pito, sa loob ng 10 segundo ay dapat makatulog ka na. Kung sinubukan mo ito at hindi effective, kailangan mo mag-focus sa pagpa-practice ng pag-relax ng iyong muscles at banayad na paghinga. Kailangan mo din ulit-ulitin ito para masanay ang iyong katawan. Paano naman makatulog sa loob ng 1 minuto? Ang tinatawag na 4-7-8 method ay isang sikat na paraan upang makatulog agad gamit ang meditation at visualization. Kasama na din ang tamang technique sa paghinga. Itong 4-7-8 method ay lalong effective kapag kinasanayan mo na. Bilang preparasyon, itapat ang dulo ng iyong dila sa ibabaw ng loob ng bibig. Sa likod lamang ng iyong 2 malaking ngipin sa harap. Pagkatapos nito, gawin na ang mga sinusunod. Number 1. Ibuka ng kaunti ang mga labi at gumawa ng tunog ng ihip o whoosh sound habang humihinga palabas o nag-exhale. Number 2. Isara ang bibig at huminga paloob o inhale sa ilong. Magbilang hanggang 4 sa iyong kamay. Pangatlo, pigilan ang paghinga ng 7 segundo. Number 4. Pagkatapos, huminga palabas sa bibig ng 8 segundo na may tunog ng ihip. Panglima, huwag masyadong isipin ang ginagawa kaya dapat ay madalas itong gawin. At pang-anim, ulitin ang steps na ito ng 4 beses hanggang makaramdam ng antok at makatulog. Ang mga
sumusunod na technique naman para makatulog agad ay ang progressive muscle relaxation. Ang technique na ito ay madalas pinapagawa sa mga taong may insomnia o yung mga matagal nang hirap matulog. Narito ang mga hakbang. Number 1. Itaas ang kilay ng todo ng hanggang 5 segundo. Number 2. Biglang i-relax ang kilay. Maghintay ng 10 segundo. Number 3. Gumiti ng todo ng hanggang 5 segundo. Number 4. Biglang i-relax ang bibig. Maghintay ng 10 segundo. Number 5. Mag-squint o ipikit ng mahigpit ang mga mata hanggang 5 segundo. Number 6. Biglang i-relax ang mga mata. Maghintay ng 10 segundo. Number 7. Itaas ng kaunti ang ulo ng hanggang 5 segundo. Number 8. Biglang i-relax ang leeg. Maghintay ng 10 segundo. At number 9. Ulitin lamang ang mga ito hanggang makatulog. Effective ito lalo kapag iniisip mo ang masarap na pakiramdam kapag nare-relax mo na ang iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Paradoxical intention. Ang technique na ito ay isang kakaibang paraan, ngunit tila effective dahil nasubukan ko na ito at madalas kong gawin. Kung ikaw ay hindi makatulog, gawin mo ang kabaliktaran. Isipin mo na hindi ka dapat makatulog hanggang umaga. Mapapansin mo na ilang minuto pagkatapos mong isipin na hindi ka dapat makatulog, ay aantukin ka na. Mag-imagine ng waterfalls o talon. Habang ikaw ay nakahiga at nakatikit, mag-imagine ka ng waterfalls, ang tunog nito, at isipin mo na nandun ka at mapayapa ang paligid. Imaginin mo rin ang amoy ng paligid, tunog ng mga ipon at agos ng tubig. Sa ganitong paraan, maaalis mo ang mga ibang iniisip tulad ng problema o mga gagawin kinabukasan at matutulungan kang antukin. Acupressure. Ito ay isa sa mga pinakabagong teknik na napag-aralan ng effective. Ang acupressure ay ang pag-target sa mga parte ng iyong katawan na malakas ang tensyon. Ilan sa mga bahagi ng mga katawan natin ay ang ibabaw ng ilong, ibaba ng palad at likod ng leeg. Ang gagawin mo lamang ay pisilin ng mga parte ng katawan na ito at igalaw ng pampisil ng paikot. Gawin ito ng 3 minuto. Kung ang mga teknik na ito ay hindi pa rin effective, narito ang ilang paraan upang makatulong sa iyong pagtulog ng mabilis. Number 1. Itago ang orasan at cellphone bago matulog. Number 2. Maligo with warm water bago matulog. Number 3. Buksan lamang ang bintana at papasukin ang preskong hangin. Number 4. Magsuot ng medyas. Number 5. Magyoga ng 15 minutes bago matulog. Number 6. Aromatherapy tulad ng lavender at chamomile. Number 7. Kumain ng hapunan ng mas maaga. Number 8. Panatilihing malinis at maayos ang kama para nakaka-relax. At number 9. Pagpatugtog ng mababagal na kanta ng mahina. Bakit hindi ako makatulog? Maraming maaaring dahilan kung bakit kahit pagod at inaantok ka, hirap ka pa rin makatulog. Ilan sa mga sintomas ng insomnia ay ang hirap sa pagtulog, paggising-gising sa gitna ng gabi, paggising-gising ng masyadong maaga, at pagiging irritable. Maaaring makaramdam ka rin ng pagod sa umaga kahit na nakatulog ka naman. Stress at pag-aalala. Sa panahon ngayon, na napakaraming mga nakakabahalang nangyayari sa ating bansa, pati na rin sa buong mundo, hindi na nakakapagtaka na marami sa atin ang talagang stressed at madalas nag-aalala. Maaari itong maging dahilan para hindi ka makatulog. Maaari rin magdulot ng insomnia ang stressful life events, trauma, at labis na pag-aalala. Pagbabago sa schedule.
Isa rin maaaring dahilan ng insomnia ang pagbabago-bago ng schedule. Kung may newborn ka halimbawa na kasalukuyang paiba-ibang sleep pattern, maaaring makaapekto ito sa sarili mong oras ng pagtulog. Hindi maganda ang sleep environment. Mainit at maingay ba sa kwarto nyo? Makalat pa ito at hindi maganda ang amoy. Alam niyo bang maaaring maging dahilan yan para mahirapan kang makatulog? Importante ang sleep environment para hindi ka magkaroon ng insomnia. Sobrang kabusugan. Hanggat maaari, huwag na kayong kumain ng marami kung malapit na ang oras ng pagtulog. Mahirap kasing maging komportable sa paghiga kung busog na busog ka. Maaari ring magdulot ng heartburn ang labis na kabusugan. At lalo kang mahihirapang matulog. Pagbabago sa iyong hormones. Malaki rin ang epekto ng pagbabago ng iyong hormones sa iyong pagtulog. Malimit na nakakaranas ng insomnia ang mga buntis. Kung menopausal ka naman, maaaring maistorbo ang pagtulog mo dahil sa mga tinatawag na night sweats at hot flashes. Tandaan na kung ang paghihirap mo sa pagtulog ay matagal na at kahit anong gawin mo ay walang epekto, marahil ay kailangan mo nang pumunta sa doktor upang magpareseta ng gamot na nararapat. Maraming salamat po sa iyong panonood at sana ay nakatulong kami sa iyo pagdating sa pagtulog ng mabilis. Kung nagustuhan mo ang aming video, subscribe lamang kayo.